ba ang 2,000 pesos up to 18,495 pesos SSS monthly pension sa retirement mo? If agree ka, type yes and congratulations dahil sapat na pala ito sa'yo. Paraan ba upang palakihin at padamihin ang pensyon mo? Gusto mo bang malaman ang dalawang paraan upang magawa mo palakihin at padamihin ang pensyon mo? Kung gusto mo, at if yes, type pension below. Ako nga pala si SP Maristela Banaag. Isa po akong single mom, OFW, digital entrepreneur and financial educator. What is the maximum SSS pension according sa website ng moneymax.ph/government, the computation of your SSS pension is based on the monthly salary credit and the number of years that you paid your SSS contributions. The higher the monthly salary credit and the longer you pay your contributions, the higher your SSS monthly pension will be. Retirees in the Philippines can receive as much as 18,495 pesos and as low as 2,000 pesos as a monthly pension. Now, let me share with you my SSS pension if ever na ma-reach ko ang 60 years old sa taon na 2038. Imagine mo, ang monthly contribution ko as of now is 1,040 pesos and at the age of 60, my monthly pension lang ako na 5,087.20. And para ma-reach ko yung pinakamataas na amount of benefits at age of 60, kinakailangan ko taasan din yung aking monthly contribution at gawin na 2,600 pesos monthly para ma-avail ko yung aking monthly pension na 12,268 pesos monthly when I reach 60 years old by 2038. And kapag na-reach ko naman ang 65 years old, meron akong 12,268 pesos. Ang tanong, may value pa kaya ang 5,000 pesos pagdating ng 2038? Or may value pa kaya ang 12,268 pesos pagdating ng 2038. Eh baka nga ang inflation rate ay dumoble na. As of December 2021, 3.4% na ang inflation rate. How much more sa 2038? Na 60 years old na ako. Baka maging times 2 or maging times 3, maging 10% na ang inflation rate. May value pa kaya ang aking monthly pension? Kaya pa kaya mabuhay? Kaya pa kaya ma-sustain ang maintenance na gamot? Si Anna at para ay isang pensioner, married with maximum monthly pension of 18,495. So alamin natin if enough na nga ba ito. Basic monthly expenses, food, grocery, 6,000 pesos. Budget meal pa yan ha, tipid meal. And of course, may water and electric bill pa na 800 pesos. And hindi mawawala kasi nga tumatanda na tayo, yung medication, check-ups, blood test, regular check-up, sometimes 5,000 pesos. Maliit pa ito dahil depende naman yon kung gaano kalala ang iyong sitwasyon. Of course, may internet na 100 pesos. And gas, syempre hindi ka naman mangangahoy na. Hindi ka tulad nung malakas ka pa na pwedeng mangahoy at gamitin sa pagluluto. Pero kapag senior citizen ka na, hindi mo na kayang mangahoy, kaya magagas ka na. So let us say na ang gas ni na Ana is 850 pesos per month. And of course, may loan pa rin yan. Kasi nga, wala nang trabaho. And definitely, karamihan sa ating mga senior citizen ay may mga utang pa rin. So si na Ana, magbabayad ng 2,000 pesos monthly. And may personal item care naman, katulad ng shampoo, panglaba, ganyan. At lotion, soap. Siyempre, baka gumagastos rin sila ng 1,200 pesos monthly. And of course, sometimes, bibili din naman sila ng damit, diba? Let us say na 500 pesos. And public transportation, kung halimbawa, kinakailangan nilang pumunta ng city o ng bayan,
upang mag-groceries, sumimba, right? So gagastos sila. Let us say na gumagastos sila ng 300 pesos a month. And of course, yung donation na 50 pesos. And yung monthly rent, dahil wala daw sila sa sariling bahay, gumagastos sila sa monthly rent ng 3,000 pesos. At kung ikaw naman ay may sariling bahay, syempre, kadalasan nasisira yan. Kadalasan kinakailangan mong iparepair ang bahay mo. Paano naman kung meron ka pang car at nasira, nagastos ka pa rin dyan. And of course, sa furniture, let us say na gumagastos si na Ana ng 3,000 pesos para dito sa repair nito. And of course, may occasion like birthdays. Sometimes kahit dikit tayong mga Pilipino, pagdating sa mga birthdays, ay lumalakas ang loob nating mangutang, i-celebrate lang ang birthday. Usually, ang pinakamababa na, gagastos ka ng 3,000 pesos. And of course, paano naman kung ang asawa ni Ana ay hindi na wala ng kakayanan para alagaan ang sarili niya at si Ana ay hirap na rin alagaan ang kanyang asawa. Yes, may mga anak, pero wala rin namang oras at walang puso para alagaan ang kanilang magulang. So si Ana kukuha ngayon ng caregiver at magbabayad siya monthly ng 2,500 pesos. Mura pa yan, mga kabayan. Paano kung private caregiver ang iyong kukunin? Alam mo ba kung magkano ngayon ang private caregiver? 16,000 plus monthly. Plus, meron pa yan mga benefits na dapat mong bayaran. Okay, so total niyan is 28,300. Yung expenses ni na Ana. Magkano kaya naman ang kanya monthly pension is 18,495. So magkano ang deficit niya? 9,805. Saan mo ito ngayon kukunin? Itong 9,805. Although na pwede mo naman i-reduce ang iyong monthly expenses, pero hirap ka pa rin sa pagbabudget. At ang tanging option para mabuhay is mangutang, which is mahihirapan na naman na magbayad. Kasi nga, wala ka ng trabaho at hindi na nga sapat ang iyong monthly pension. Bakit maraming retirees ang nagkakasakit after 5 years na makapag-retiro sila? Kadalasan kasi, kapag nakuha nila yung lump sum pension, unang priority, magpagawa ng bahay o kaya naman magpa-renovate ng bahay o bumili ng sasakyan. Hindi nila nare-realize, hindi nila namamalayan, oops, wala na pala yung perang pinaghirapan ng ilang dekada. Napakalungkot naman ang ganitong pangyayari kung mawawala na lang na isang iglap yung perang pinaghirapan mo at kapag tumanda ka, wala ka na madudukot na pera. Kaya naman at the end, stress na? Kapag stress ka, magkakasakit ka. Kapag nagkasakit ka, mahospital. At kapag nahospital ka, kinakailangan mo dyan ang malaking pera. Ang tanong, meron ka pang madudukot na pera? Meron ka bang savings and investment na pwede mong asahan na sasagot sa iyong mga gastusin? Paano kung wala na? Paano kung pension mo lang pala ang inaasahan mo? Paano kung sobrang liit nito? O kaya naman nga, nalamsam mo na at wala nang darating na monthly pension sa'yo. Diba? Napakahirap ng ganitong sitwasyon. At ang nakakalungkot, dumadating na yung point na aasa na lang sa mga anak. Paano kung ang anak mo ay hirap din sa buhay at wala ring financial stability? Paano ka? How do you survive? At gusto mo bang umasa sa iyong mga anak at maging sa gobyerno? Kaya naman, ngayon pa lang, paghandaan mo ang iyong retirement with maximum pension from SSS and other investment facility na magbibigay sa'yo ng mataas na rate of interest. So, paano mo magagawang padamihin at palakihin ang pension mo? I have two ways paano mo magagawa ang ganito. Number one, maghanap ka ng sideline business kahit may trabaho ka upang mapalaki mo ang iyong SSS monthly pension at magkaroon ka rin ng ibang investment vehicle na posibleng magbigay sa'yo ng high rate of interest pagdating ng panahon. And good news, pwede kang mag-sideline business as a financial educator na tulad ko. Pwedeng gawin kahit isa kang OFW, empleyado, or nasa bahay lang. May mababang kapital, ngunit malaki naman ang potential of earnings mo. At matutunan mo rin ang iba't ibang investment vehicle na pwede mong pasukan upang dumami ang iyong source of pensions
pagdating ng panahon. And of course, number two, start with Kaiser Saving Program. Why Kaiser Saving Program? Kasi ito po ay 7 years ka lang na mag-iipon pero 20 years kang insured. At may kasama na rin ito na investment, which is para sa iyong pagtanda, para sa retirement age mo. And of course, may healthcare and life income protection na rin. Dahil ang binayad mo sa Kaiser ay naka-invest, on the 8th year, nag-start na ang investment part of your Kaiser. Pagtanda mo, meron ka pa rin investment. Yun ang pinakamaganda para katibay ang pension mo. And healthcare na magagamit. Hindi mo na po problemahin ang mga gastos mo, lalo na sa pagkakasakit. I-charge mo lang sa fund mo ang mga medical and hospital expenses mo. At hindi na rin sasakit ang ulo at bulsa ng mahal mo sa buhay. Serve as your passive income. Gusto mo bang kahit retired ka, eh meron pa rin dumadating na pera para sa'yo at hindi mo na po problemahin ang pera in case na ma-hospital ka o kaya naman tumanda ka ng mahabang panahon at wala nang kakayanang makapagtrabaho pa. Nais mo pang matuto about Kaiser? Click this link and watch my video. Kung gusto ngayong mo, alam mo na ang dalawang paraan upang mapaghandaan mo ang iyong retirement age at mapalaki at mapadami ang iyong pensyon pagdating ng panahon, handa ka na ba? Gagawin mo na ba? Tandaan mo, your greatest enemy for investing and for saving is time. Gagawin mong maging handa dahil mahal mo ang iyong pamilya at mahal mo ang iyong sarili. Tandaan mo, hindi po tayo palaging bata, hindi po tayo palaging malakas at malusog. Kaya naman, ngayon pa lang na ikaw ay may trabaho, mas bata, may oras pa, gawin mo, i-secured mo ang iyong sarili through Kaiser at maging financial educated ka upang ma-share mo ito sa iyong mahal sa buhay at ma-save mo rin ang kanilang financial aspect. Huwag mong hayaang mabaliwala ang lahat ng pinagpaguran mo dahil lang sa maling desisyon na gagawin mo. Kaya naman, i-secure mo na ang sarili mo habang may panahon ka. Once again, thank you so much for watching and for subscribing. At kung nagustuhan mo ang short video kong ito, feel free na i-like, share, comment, and subscribe na rin sa YouTube channel ko para ikaw ang kauna-unahang ma-notify sa lahat ng mga videos ko. So thank you so much, and once again, this is SP Maristela Banaag, and always telling you, protect yourself, protect your family today. If you want to change your life, start with yourself. God bless you, and kita-kits sa susunod na video.